Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Oh, pare. Paano? Papasok na ko sa loob. Ingat ka sa pagmamaliho, ha? Papasok ko na sa loob? Wala man lang kiss. Nahihiya pa kayo sa akin. Che! Kiss-kiss ka dyan! Oh, si Tart, narinig mo. Kinakantsawan ko ng mga barkada, eh. Kiss naman dyan, ha? Oh. He! Manigas ka! Ito naman. Magnumi naman tayong dalawa. Ang dagal mo yung naligaw sa'yo. Tumigil ka, ha? Alam mong nasa harapan tayo ng bahay, mamaya makita pa tayo ng mami mo. Mabuti na yung nakikita ni mami para malaman nilang maglobby na tayo. At hindi magtatagal magpapakasal na tayo. Hoy, ikaw ha, kung ano-ano ang sinasabi mo, kasal-kasal ka dyan. Wala pa nga tayong napag-usapang kasal pag-aasawa na ang sinasabi mo. Ikaw naman kasi... Ayaw mo pang pag-usapan ng kasal, samantalang matagal mo nang tinanggap yung proposal kong kasal. Hindi pa nga alam ng mga magulang ko. Kaya nga, ipaalam natin sa mga magulang natin para hindi na tayo ganito na laging nagtatago. Ikaw tangang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Mami, gising pa pala kayo. Magandang gabi po. Bakit ngayon ka lang? Ha? Gabing-gabi na. Nasa kabilang probinsya ang project ko kasi. At dahil hindi ko pa kaya na mataas ang pasahod sa mga tao, niyaya ko muna yung mga barkada ko dahil medyo menos kasing pasahod ko sa kanila eh. Hindi naman ako kasi malaking bayad sa akin sa bahay na pinapagawa sa akin eh. Kasama ba sa mga kaibigang trabahador mo ang Minchi na yun? Ha? Huwag kang magkaila. Nakita ko at narinig ko ang pinag-usapan ninyo. Bakit kasama mo ang babaeng yun sa trabaho mo sa kabilang probinsya? Kasama ba sa kontratang babaeng yun? Kung kasi, Mami... Si Menchi ang engineer ng project na yun. Kailangan naroon siya. At talaga palang hanggang ngayon ay nakikipaglandian ka pa sa babaeng yun. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayoko sa babaeng yun? Ayoko siyang mapapangasawa mo. Pero Mami, mahal ko si Menchi. Magnobyo na kami. Ano? Nobya mo na ang babaeng yun? Oo po, Mami. Mahal ko po si Menchi. At sana naman, isang tabi na lamang po ninyo ang naging alitan ninyo ng kanyang mga magulang. Dahil nagmamahalan kaming dalawa at siya ang gusto kong maiharap sa altar. Sweetheart, ang aga-aga na patawag ka. Gusto ko lang kasing marinig ang malanghel na boses ng sweetheart ko eh. Bulero ka talaga. Nardo! Sige na, tinatawag ako ni Mami. Kailangan magpakitang gilas ako para payagan tayo, ha? Sige, babay na. Anak! Lumabas ka na dyan sa kwarto mo at may bisita ka. Sige na. Mamaya na tayo mag-usap, Brent. Love you. Nards! Ano ba? Oo po, Mami. Nandiyan na. Good morning po, Mami. Good morning ka dyan.
Sinisira mo ang umaga ko. Bakit po ba? Bakit? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Sabi ko sa'yo, may bisita ka. May bisita? Sino mo ba yun? Wala naman mo akong inaasahang bisita ngayong umaga eh. Talagang hindi mo inaasahan. Kasi kararating lamang niya kahapon. At ikaw ang unang-una niyang pinuntahan. Eh, sino mo ba yung sinasabi ninyo na bisita ko? Si Lloyd nga. Nariyan siya sa baba. Kaya bumaba ka na at kanina pa siya naghihintay sa'yo. Oh? Anong ginagawa ni Lloyd dito? Dumating na pala siya galing ng Dubai. Kaya tinext ko at sinabi ko na day off mo ngayon. Pero ma, may lagad kami ni Minji ngayon eh. Ito nga oh. Maliligo na nga ako. Ano ba naman yung harapin mo naman si Lloyd ah? Total, halos araw-araw kayong magkasama ng babaeng yun. Pero ma, siguradong hinihintay na ako ni Menche sa usapan naming lugar. Kawawa naman ho siya kung hindi ko sasisiputin. Hayaan mong mamuti ang mamata sa kahintay sa'yo. Eh, ngayon ka nga lang makikitang muli ni Lloyd eh. Hindi mo paharapin samantalang naririto na siya. Sige ho. Bababa na po ako. Magbibihis lang ako. Dahil nakapadyama pa ako. Lalo kang pumugi ngayon ah. Ikaw nga dyan eh, medyo tumaba ka at pumuti pa. No, kumusta? Heto, single pa rin. Ano? Wala ka pa rin nobyo hanggang yan? Naku naman ha. Mga bulag na yata yung mga kabataan ngayon. At hindi rin nakikita yung kagandahan mo. Talagang mga bulag sila at isa na itong karap ko ngayon. Lloyd? Oo, hindi ba? Totoo ang sinabi ko na hindi mo napapansin ang beauty ko. Ah, siya nga pala. Balita ko eh, kapatas ka na raw ngayon. Oo. Kahit pa paano eh, marami na rin akong natututunan sa magsama-sama ko nung sa itay ko. Siya nga pala, may dala ako dito. Pinamili ko para sa'yo at para rin sa mami mo. Nako, ang dami naman ito. Isang kahong halos yata ito ah. Nagabala ka pa. Nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? Maliit lamang na bagay yan. Ang dami naman ito eh. Paborito mong t-shirt ang karamihan dyan. Siya nga pala, may welcome party sa bahay. Sana makadalo ka. Ah, wala ako sa araw na yan pero pipilitin kong makahabol. Sinabi mo yan ha? Aasahan ko. Oh, kumusta ang naging pag-uusap ninyo ni Lloyd? Okay lang naman, ma. Nabanggit nga pala niya na may welcome party siya. At mag-iimbita. Oh, di dumalo ka. Eh, may trabaho ako sa araw na yun, ma'am. Kaya kung pwede, kayo na lang sigurong pumunta. Ano ka ba naman? Ikaw tong inimbitahan. Tapos ako ang padadaluhin mo. Eh, siyempre, dadalo rin ako. Pero higit sa lahat, ay ikaw ang naroroon dahil ikaw ang gusto niyang makasama sa gabing yun. Nagsabi-sabi ka na dadalo ka tapos hindi ka naman pala dadalo. Ano na lamang sasabihin niya? Pinapaasa mo lamang yung tao. Eh, hindi ko naman po siniguro sa kanya na makakapunta ako ma.
Dahil nga may trabaho ako sa araw na yun. Eh, gabi naman yun eh. Kaya pwedeng-pwede ka pang humabol sa kanyang welcome party. Kayo pala. Tay, napasyol kayo? Uy, nakapag-harvest ng itay mo sa lupang pinapasa kanya, kaya dinalhan ko kayo. Teka, si Nards, nasaan? Naroon po sa likod ng bahay. Naglalaba po. Ano? Naglalaba? Eh, ano naman kung naglalaba? Para naman walang lalaking naglalaba eh, kung makapag-react kayo. Eh, pangkaraniwan lang naman ang maglaba sa mga lalaki eh. Ang ibig ko lang sabihin, anak eh, bakit hindi mo man lang labhan ang kanyang damit? Eh, total naman ay may gripo kayo. Hindi ka naman mahihirapan ng mag-igib-igib ng tubig. Hindi tulad noon na magsasalo ka pa ng panlaba mo. Itay, kayo na ho ang nagsabi. May gripo na. Eh, lalaki naman siya eh. Magaan lamang sa kanya ang paglalaba. Ang ibig ko lang namang sabihin, eh para kahit paano ay makapagpahinga siya. Hayaan niyo na lamang po siyang maglaba. Total, mga damit lamang naman niya ang nilalaban niya eh. Ano naman yung isang oras lang naman na paglalaba niya eh. Kayang-kaya niya yan. Tapos ko na siyang pinaglaba noong maliit pa siya. Anak! Hindi pa ba tapos sa paglalabas si Nards? Bakit ho ba? Ang totoo niyan ay may ibibigay lang ako sa kanya. Anong ibibigay niyo sa kanya? May dalaga kasing nagpunta doon kung ano-ano ang binebenta. Pang dalaga at pang binata. At kinulit akong bumili ng paninda niya. Naalala ko ang anak mo kaya't kumuha ko. Patingin nga po sa mga damit na ibibigay niyo sa kanya. Ito. Perfume. Itay, sa akin na ho ito. Anong sa'yo? Sa'yo na. Panglalaki yan. Hindi yan pambabae. Unisex to, itay. Pwedeng panglalaki. Pwede rin hong pangbabae. Kaya sa akin na po ito, itay. Teka, teka. Bakit mo binuksan? Para sa anak mo yan eh. Ang bango-bango naman to, itay. Akin na to, itay. Ano ka ba? Para sa anak mo yan. Buti pa si Nards. Binubusog nyo ng kabibigay sa kanya. Paano naman po ako? Ano ka ba? Bakit ka pa magsiselos eh? Saka na ka naman ng mga perfume at mga alahas nung dalaga ka pa eh. Para naman ngayon kay Nards. Panahon naman niya ngayon dahil binata na siya. Siya na lamang lagi ninyong binibigyan. Paano naman ako? Ako ang anak ninyo. At si Nards, ano mo ba siya? Apo ko yun, kaya't bibigyan ko rin. Siya na lang laging inaalala niyo. Samantalang ako na anak ninyo ay hindi niyo mabigyan. Anak, binata na si Nards. Hayaan mo namang maranasan niya ang naranasan ninyong magkakapatid noon. Isa pa, palagi din kitang binibilhan ng mga damit mo noon ah. Mga paborito mo pang binibigay ko eh. Si Nards, hindi ko nga alam kung ma-appreciate niya itong ibibigay ko sa kanya dahil hindi ko alam kung ano ang kanyang paboritong perfume at polo. Ah! Basta, sa akin na tong perfume na to at ang polong ito. Ano?
Pati ba naman mga pulo ay kukunin mo? Anhin mo naman yung mga pulong yan. Isusuot mo. Basta, sa akin na ho ang mga ito. Dahil may pira naman si Narcy, samantalang ako walang trabaho. Ang apo kong napakagwapo. Ang tangkantagad mo na ngayon, manang-mana ka sa lolo. Si lolo talaga, Natuto na rin mambola. Anong mambola? Totoo ang sinasabi ko, apo. Ikaw ang pinakagwapong binata sa lugar nito. Dito lang ba sa lugar nito? E paano sa ibang lugar, lo? Hindi na ba ako magandang lalaki? Siyempre, magandang lalaki ka sa lahat ng lugar, apo. Sinabi niyo yan, lolo, ha? Ah, siya nga po pala, lo. Bakit ngayon lang kayo ulit napasyal dito? Eh, abala kami, pareho ng lula mo. Itong hindi na siya nakasama dahil doon sa patahian niya. Kailangan pa rin niyang isupervise ang ilang mananahi niya. Kilala mo naman ang lula mo. Gusto niya pulido ang trabaho. Alam mo na, ang, ikaw, sabi mo na miss mo ako. Bakit ngayon ka lang umakyat? Ngayon lang po kayo nakita. Kanina pa ako dito. Ngayon ko lamang ho kayo nakita, lo, Ano? Hindi ba sinabi sa'yo ng mami mo na naririto ako? Hindi ho. Ang mami mo talaga, Mabuti po napasyal kayo. Ang tagal-tagal na rin yung hindi nakapasyal dito ni Lola. Miss ko na nga kayong dalawa, Na-miss din kita, po. Lalo na ang Lola mo dahil hindi niya nakita at nakakasama. Siya nga pala may pasalubong sana ako sa'yo. Nawala, Ha? Nawala ang pasalubong? Sana ninyo sa akin? Bakit to? Paanong nawala? Nadukutan mo kayo, lo? Oo, nadukutan ako. Nadukutan ako ng mami mo. Dahil nang makita niya ang mga pasalubong ko sa'yo, kinuha niya. Sa kanya na raw ang mga yon. Dahil wala siyang perang pambili. Samantalang ikaw ay may trabaho na. Okay lang mo yun, lolo. Mama naman pala yung kumuha, Makakabili din ako. Punta lang ang fruitfulness ninyo sa akin, hindi yun mabibili. Kahit na anong halaga. May humintong sasakyan sa harap ng bahay. Sino kaya yan? Apo! Apo! Dito pa yata sa bahay ang sadya ng sasakyang huminto sa harap ng bahay. Matingnan nga. Apo! Dito nga nakaharap ang mamang nagtatao po. Teka, lalabas na nga ako at nang malaman ko kung ano ang sadya ng mamang ito. Bakit po? Anong sadya mo? Maganda nga po po, Mrs. Dito po po nakatira si Nurse Salinas. Si Nardo palang hinahanap. Bakit? Delivery po para sa kanya. Delivery? Nang ano? Ito po. Bagong TV, binili niya. Ano? Bumili ng TV si Nardo? Thank you.
Ang dami-dami mo sigurong pera, no? At bumili ka pa ng bagong TV. Eh, para naman ho, lumaki yung screen ng TV natin, ma. Para naman parang nasa loob tayo ng sinihan. Kapag ganyang kalikang screen, magandang sound. Bagong TV? Aanihin ko yan. Makakain ko ba yan? May TV naman tayo, ah. Pabili-bili ka pa ng TV samantalang kung humingi ako sa'yo ng pera, eh, hindi mo ako binibigyan. Ang sabihin mo, wala akong halaga sa'yo! Saan kaya hahantong ang pag-uusap ni na Sonia at Nards? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.